to Naomi and Nancy's Kitchen. But today, guys, as you can see, wala tayo sa kusina natin. Dahil nasa labas kami ngayon para bumili ng mga gamit na pang kusina. Diba kasi nag-renovate kami ng kitchen para magkaroon tayo ng kitchen studio na talaga. And wala pa rin akong masyadong gamit dun sa kitchen na yon. So, kailangan natin bumili ng pans, pots, mga pinggan, ganyan. So, ngayon, papunta tayo sa Quiapo kasi doon talaga ako bumibili ng mga pang-kitchen supplies. Mas mura din kasi doon and at the same time, quality rin naman yung mga pinggan nila doon and yung mga non-stick pan. So, doon tayo bibili ngayon. And ngayon, pupuntahan muna namin yung best friend ko na si Rizzy. Ayan, sasamahan din niya tayo doon. Kasama rin natin ang Kuya Ryan nyo. Ayan. So, siya ang driver today. So, andito na kami guys kay Larissi. Ayan. Sana nasa labas na siya. Sabi ko, nandito na kami sa labas eh. Yan na si Rizzy. Hi, sis! Oh, andito yung jump rope po. Andito yung jump rope. So, kasama natin ngayon guys si, ano, sis Rizzy. Hello! Papunta kami na ng Quiapo guys. So, sana walang traffic. San yun? San yung kitchen na lalo? Ah, anong pangalan nun? So, ang pangalan guys, ang pupuntahan naming store is Comcom. Dito na kami guys ngayon sa Quiapo, sa may Comcom. Ayan, dito kami bumibili ng ano, kitchen supplies. Ayan, Comcom Food Service Supplies Corporation. So tara guys, pasok na tayo. So andito na kami guys ngayon sa loob ng Comcom. Ayan, pagpasok niyo talaga dito, sobrang dami na agad, parang nakakalula nga. Pero ayan, so meron kayong mabibili dito mga baso, as in pang kitchen supplies talaga siya. Tapos mga plates, ayan. Pag naghahanap kayo ng mga plate na white lang, pang restaurant guys. So perfect ditong bumili kapag magtatayo kayo ng restaurant. Mas mura kasi dito. And ito rin guys, kasi ang dami rin nagtatanong sa akin sa mga kahoy. Pag gusto nyo magmukbang din, ayan, perfect rin itong gamitin. Bibili ako nito pang ano, pang cooking namin kasi next recipe gagawin ko, crispy pata. So, dito ko siya ilalagay. Pero naghahanap pa ako ng mas maliit pa dito. Meron din sila dito mga sizzling plate. So, bumili rin ako ng sizzling plate para sa sisig din. So, balik tayo dito guys sa mga pinggan kasi kailangan talaga namin bumili ng pinggan kasi wala kaming pang plating doon. So, hanap tayo. So, meron sila dito yung pang pasta, pang salad na plate. Ito, pang gratin to. So, halos kompleto dito, guys. Meron din dito mga pans and pots. So, mamaya, bibili rin ako, pipili ako doon. Ano ko ba? Basta lahat ng mga pang kitchen needs nyo, makikita nyo dito. So, kung naghahanap kayo ng mas murang ano kitchen supplies, punta lang kayo dito sa may Comcom. Mas okay siya dito. So, ayan guys. Ngayon, pumipili ako ng mga plates. So, meron na akong napili. Actually, kailangan ko rin kasi talaga dagdagan pa yung MEP cups ko. So, ganito guys yung ginagamit ko. Yung lalagyanan ng mga ingredients, diba? So, dito ko siya nilalagay. Eh, kinulang ako. Kaya, bibili pa ako ulit. So, meron siyang iba't ibang size. Meron siyang mas malaki. Meron din siya yung mas maliit. So ngayon, naghahanap na lang ako ng plate para dun sa gagamitin natin pang plating ng mga lulutuin natin na fish. So, tapos na ako guys, mamili. So, ito yung mga pinili ko mga plates. Tapos, ito kasi pang ano to, pang sa akin to. Yan kasama sa, ano, sa kitchen. And, bumili rin ako ng stainless bowl. Ayan, dagdag lang tayo guys. Kasi meron pa ako doon.
Oh, grabe guys, sobrang init sa labas. Pero ayan, tapos na kaming mamili ng mga kailangan namin doon sa kitchen studio. Bumili ako doon ng plate, ng seasoning plate, ng chopping board, ng knife. Basta kung ano-ano mga pinagbibili ko na kailangan namin doon. So, mamaya, pag-uwi, papakita ko na rin sa inyo yung mga pinamili ko. So, again guys, kung naghahanap kayo ng murang gamit para sa kitchen nyo or kung gusto nyo magtayo ng bagong restaurant, ayan. Or catering, meron sila dito mga pang catering. So, check nyo na lang dito sa Mekiapo, Comcom. Okay guys, so ngayon ko na itutuloy yung haul, yung mga pinamili ko dun sa Quiapo. Kasi hindi ko na siya nagawa dahil in-stay ko na lang siya sa kotse. So, pagdating dito sa Marikina, ayan, dito na lang natin siya i-haul. So, ang una ko ipapakita sa inyo, binili ko, ayan, meron tayo dito ang sizzling plate. So, pwede rin kayo makabili ng sizzling plate dun sa Quiapo, dun sa Comcom na pinuntahan ko. So, gagamitin natin yan dahil magluluto kami ng pork sisig. Next item natin, guys, ayan, grater. Para siya sa cheese or vegetable and kung ano pang gusto nyong i-grate. Kasi dito, guys, sa grater na to, meron siyang 4 sides. Next, ayan, bumili rin ako dun ng strainer. And bumili rin ako doon guys ng pang MEP cups namin. Dito namin ilalagay yung mga ingredients. Ayan. So kung naghahanap kayo ng ganitong bowl, meron doon na bibilhan. Next naman, ayan, mga plates. Ito, bowl. Bowl to guys. So ito guys, bumili ako. Syempre, diba, dapat maganda yung presentation. So kailangan maganda rin yung plate natin para sa plating. So meron pa ako ditong plate. May small plate ako. Meron din akong binili na big plate. Pagdating guys kasi sa plate, mas gusto ko yung plain lang. Ayan, color white lang siya. And kung napapansin nyo tong plate na to, wala siyang linya. As in, flat lang talaga siya. Mas gusto ko yung ganitong plate kasi kapag nagpe-plating. So, meron pa ako dito mga ibang plate. Papakita mo na lang sa inyo sa video. And bowls din. Kasi madami akong binili dito na pang MEP cups. So, meron ako dito yung malaking version nito. And para naman sa pagluto natin, syempre bumili rin ako doon ng pots. Kasi wala pa kaming pots and pans dito sa Marikina. Kaya, ayan, bumili ako doon. Ito magandang klase ito, kaya ito na yung binili ko. So, ayan siya. Mabigat siya. Stainless steel siya, guys. So, alam talaga na quality talaga itong binili kong pot. And meron siyang kasamang lid. May pang takip siya dyan. Bumili ako doon ng chopping board. Ang dami sa inyo naghahanap, di ba, kung saan ko binibili yung mga kahoy na chopping board. Ito, pag nagmumukbang kayo, pwede nyo rin siyang gamitin. So, ito, bumili ako ng isa pang ano, crispy pata kasi gagawa rin kami ng crispy pata. And ako, pagdating sa crispy pata, mas gusto kong piniplate siya sa kahoy na ganito. Mas maganda kasi yung presentation pag ganito yung gamit. Okay, next item guys, ayan, meron ako ditong pang-salad to sa mga lettuce or leafy vegetables nyo. Mas okay gumamit ito para matuyo agad yung dahon. Ayan, so ganito lang yung paggawa sa kanya. Ilalagay nyo lang yung lettuce sa loob, tapos ito-turn nyo lang na ganito. Yun na. Meron din akong binili doon mga mixing bowls. So ito, maganda rin to guys. Yung ganitong quality, stainless siya. Stainless mixing bowl. So, bumili ako doon ng maliit. And bumili rin ako doon ng malaki. Ayan. Okay, balik tayo sa pangluto. Meron tayo ditong pan. Ito mga pang sauce to. Pag mga saucy yung niluluto mo, ito yung pan. And bumili rin ako sa kanila guys ng isa pang pan. Pero ito non-stick pan siya. Siyempre, mas okay kapag halimbawa magpiprito kayo, di ba? Para mas less oil din kasi, mas okay gumamit ng non-stick pan. Tsaka hindi magdidikit-dikit talaga kapag non-stick pan yung ginamit mo. So, ayan guys, yan lang naman yung mga binili ko kasi ito lang yung kulang dito sa kitchen namin. So, ipapakita ko rin sa inyo guys yung ginawa ng sister ko na si Jolaida Nicolay dito sa kitchen namin. Kasi siya yung nag-ayos ito. So, as you can see, meron ng mga laman, di ba? So, ang kulang na lang siguro ref.
Di ba, comment below kung ano sa tingin yung okay dito sa gilid na to. Kasi naisip ko ref eh, pero pwede rin oven sa taas, di ba? So, comment below kung ano sa tingin nyo mas better na ilagay pa dito. Anyways, ayan lang. So, dito ko na lang i-end tong vlog na to. And abangan nyo guys, dahil after nitong vlog, meron kaming lulutuin ng mami ko na si Nancy. And maglalagay din kami dito ng mukbang dahil yung iluluto namin, imumukbang din namin. O, diba? So, thanks guys again for watching. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe to our channel. And don't forget to hit the notification bell, okay? So, thanks guys again for watching. I'll see you again. Bye!